Dahil sa nakita nga ni Carlos na aktuhan nga niya itong si RJ at itong si Lynette ay magkasama, bumalik na naman ang kanyang pagiging misiloso. Naroon na ngang sinaktan niya itong si Lynette, kaya labis na ikinagulat ni Lynette na bigla na lang siyang hinagisan ng baso na siyang tinama nga sa kanyang braso na naging dahilan kung bakit siya nagkaroon ng sugat. Di nagustuhan ni Lynette ang inaasal ng kanyang asawa, kaya naman maiisip niya na lisani na nga ang bahay nitong si Carlos dahil sa tingin niya ay hindi na nga healthy ang kanilang pagsasama. Instead kasi natulungan siya ni Carlos na gumaling at makabalik sa dati niyang trabaho, ay iba ang ginagawa nito. Parang ninais pa nito na tuluyan na nga siyang ma-depress at ang trauma niya ay mananatili, nang sa ganun ay mananatili na lamang siya sa bahay dahil nagseselos siya tuwing nagkikita nga sila nitong si RJ. Unti na ngang nakilala ni Lynette ang kanyang asawa. Dito nga ay lumilitaw na kung ano talaga ang tunay na ugali nito. Bukod pa roon, isang lalaki din ang makapagsasabi kung ano talaga ang tunay na katauhan nitong si Carlos. Dahil nga sa pagkukross nila ng landas nitong si Eric, dito nga ay isasalaysay niya kung ano ba ang klaseng tao itong si Carlos. Dahil pala ay dati itong kaibigan ni Carlos at matagal na pala niya itong kakilala. Kaya niya itong si Lynette na mag-isip-isip na siya. Dahil kung gusto niya ng tahimik at maayos na buhay ay hinding-hindi niya titikman yon kay Carlos, sapagkat ibang klase nga ito. Mahilig umano itong manakit ng babae. Ilang babae na ang nakakasama niya ay humihiwalay sa kanya dahil na rin sa kanyang masamang pag-uugali. At may ugali rin siya na gusto lang niyang masarili. Pag kinokontrol umano ni Carlos ang galaw ng bawat asawa nito, na siyang magiging dahilan kung bakit madedepress ito, dahil nga rin sa hindi ito malaya sa kanya at pakiramdam nga nila ay hindi sila safe, kaya naman umaalis at hindi tumatagal ang nagiging asawa nitong si Carlos. Kaya naman labis na nalungkot nga itong si Lynette sa kanyang mga nalaman. Agad niyang tinawagan itong si Josa at nagpasama nga siya papunta sa bahay nitong si Annalene. Sinabi rin ni Josa na batid niyang may kakaibang ugali ang kanyang asawa, na riyan na nga ang kailangan pa niyang magpaalam, gagala lang sa labas. Napakasimpleng bagay. Pinitong, hindi mo ba napapansin na parang kinokontrol ka na ng iyong asawa at parang tinatalanggalan ka na ng karapatan para magdesisyon kung ano ang gusto mong gawin sa buhay? Lagi na lang siya ang masusunod, which is hindi maganda sa isang relasyon. Kabilang banda, dito nga ay si Dax nga at ito nga ni Risa ay muli nga nagkita, dahil nga hindi matahimik itong si Dax at kinukulit talaga itong si Moira. Kaya naman inutusan na nga ni Moira itong si Risa na bigyan ng pera itong si Dax nang tuluyan na ngang umalis at magpakalayo-layo na. Nang sa ganun, hindi na sila masilip nitong si Lolo Pepe at wala nang makakaalam sa ginawa nila sa matanda. Subalit, ang malaking problema ngayon ay namukhaan na sila ngayon itong si Josa, sapagkat nakita niya ang pagmumukha nitong si Dax maging itong si Lynette. At kahit nga hindi maalala nitong si Lynette kung sino nga itong si Dax, ngunit batid niyang isa yon sa mga nga nanloob sa kanyang bahay dahil naaalala niya ang kanyang boses. Ngunit huli na nga ang lahat dahil si Dax nga ay tuloy na nga ang umalis at nagpakalayo-layo na nga gamit ang pera nitong si Moira. At binalaan din siya nitong si Risa na huwag na huwag nang gagambalain ang kanyang among si Moira sa kanyang bakasyon. Kabilang banda, hindi pa rin maunawaan ni Annalene ang kinikilos nga nitong si Carlos, dahil kahit anong gawin niya sa loob ng Apex ay lagi pa rin siyang pinupuna. Kahit naman nasa maayos naman ang kanyang ginagawa, ay tela hinahanapan pa rin siya ng butas. Talagang pinipersonal na nga siya nitong kanyang ama-amahan na si Carlos. Kaya naman hindi maiwasang punain ni Pocwang ang kanilang relationship para umano silang hindi maging mag-stepfather kung mag-usap, tela magkagalit sa isa't isa. Sa oras nga na makarating kay Annalene ang ginawa ni Carlos sa kanyang ina, ay tiyak na hindi magdadalawang isip si Annalene na huwag nang pabalikin ang kanyang ina,
doon sa poder nitong si Carlos dahil batid niya noon pa man. Nakakaiba nga ang ugali ni Carlos at hindi mapagkakatiwalaan. Batid niyang marami itong tinatagong kasinungalingan sa kanilang dalawang mag-ina at napaka-plastic nito.